Mga kapit lovers, magandang araw sa inyo lahat and welcome na naman sa aking channel. Sa episode na to, mga kapit lovers, ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol ito sa isang klaseng sakit, isang skin allergy ng aso. At pwede rin ito sa mga tao. Ito po ang tinatawag na atopic dermatitis. So medyo malungkot ako ngayon dahil yung isang aso ko, yung si Scout na dati sa mga nakakita na sa mga previews ko na mga videos na panay ko ginagamot dahil sa kanyang skin allergy. Kahit anong gamot na ginagamit ko, minsan ginagamitan ko siya ng use oil, di ba? Yun ang aso na ibig ko sabihin sa inyo, mga kapit lovers, na ang sakit niya ngayon ay atopic dermatitis. Dahil dinala ko kasi sa vet kanina dahil nagtaka na ako dahil bumalik na naman yung katikati niya sa katawan. Tapos yung mga kulay itim niya sa dito banda sa maitian, yung parang kulay Dalmatian, ito ipakita ko sa inyo, mga kapit lovers. So ito siya, mga kapit lovers, kung makakita kayo ng aso na may ganitong kulay, ano yan? Skin allergy yan, mga kapit lovers, na tinatawag na atopic dermatitis. So yan. Yeah. Umabot na kasi sa dito banda sa katawan niya, halos, dahil nagtaka ako, yung balahibo niya unti-unting nawawala, mga kapit lovers, at ito ang nakita ko na kulay. Akala ko normal lang 'to. Yan. Yung mga kulay na itim-itim ba? 'Di ba? Yung sabi ko sa inyo, yung kulay katulad sa Dalmatian. Ano pala to? Ito ang tinatawag na skin allergy na tinatawag na atopic dermatitis. So kung may ganito ang alagaan yung mga aso, mga kapit lovers, ipatingin nyo kaagad sa vet. So yun ang kulay ng balat ng aso na may atopic dermatitis, mga kapit lovers. Tapos ang maganda gawin ninyo yan ay patingin kaagad sa doktor para mabigyan kayo ng gamot. So niresetahan ako ng vet ng tablita, ipainom ito within 2 weeks. Bali once a day lang, pero ito siya, itong tinatawag na, anong tawag sa tablita na to? May list ito. Ay, tawag Apokil. Apokil ang tawag, mga kapit lovers, 16 milligram. Pito to. So, sabi ng vet, hatiin ko to para yung kalahati lang ang ipainom sa kanya. Alam niyo ba kung magkano ang isa nito, mga kapit lovers? Grabe ang mahal. 190 ang isa. So, sa 7 na tablita, ang nabayaran ko lahat ay 1,330. Yan. May resita dito. Resibo. Yan, 1,330 plus consultation fee, 250. So, ang nabayaran ko lahat, 1,580. So, mahal talaga pag may aso ka na masisilan, mga kapit lovers. Sabi ng vet, di naman raw yun makahawa. Dahil kung makahawa pa, nahawaan na itong tatlo kong mga aso. So, ganyan lang talaga yan. Masisilan na klaseng aso yan si Scout, mga kapit lovers. Siguro sa hula ko, ano kasi na research ko kanina, na isa sa mga dahilan yung pagkain at saka yung dry skin. I think na dry na yung skin nila dahil palagi kasi yan pinaliguan namin dati dahil di pa namin alam na bawal pala sa aso na palaging paliguan. So every 3 days or 4 days pinapaliguan talaga namin. So siguro yun ang dahilan na nag-dry skin ang balat niya at na lapuan ng mga sakit katulad ng ganyan, atopic dermatitis. Dahil bawal kasi sa aso na palaging paliguan dahil kung ma-dry skin ang, dahil may sarili silang oil sa skin nila, sa mga wala pang alam, mga kapit lovers, may sariling oil yan sa skin nila na yun ang mag-prevent sa mga skin allergy na dadapo sa kanilang balat. So kung mag-dry na yun, yun ang dahilan na madali silang madapuan ng mga skin allergy. So yun ang nangyari kay Scout, mga kapit lovers. So baka yun ang dahilan. So
babalik ako pag-abot ng 2 weeks mga kapit lovers dahil obserbahan. Ang ano lang nito mga kapit lovers, ang bad news lang nito mga kapit lovers dahil sabi ng vet, ang ganitong klaseng sakit na atopic dermatitis, mawala tapos babalik. Dahil sinesearch ko rin yan sa Google, pag ang aso ay madapuan ng mga ganyan, mahirap nang mawala yung ganyang sakit. Mawala lang pero babalik. Kaya yung sabi ng vet ko, yung isang customer niya, na yung alaga niya na aso na may atopic dermatitis, nag-maintain ng ganito. Sus, grabe, mahal. 190 mga kapit lovers. So, mahirap talaga pag may aso ka na masisilan ang balat. So, hanggang dito na lang ako mga kapit lovers. Sana may nakuha kayong info sa episode na to. And again, sa mga bagong visitors or viewers sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at pag-click na lang ang notification bell para updated kayo sa susunod ko ng mga upload na video. Thank you for watching. God bless us all.